pagdating sa online transactions na fast, easy, and convenient. Gustong-gusto natin yan. Pero dapat maging metikuloso rin tayo sa mga katransaksyon, lalo na kung pera ang pinag-uusapan. Mahirap na kasi ang maloko o mabudol online. Pag-usapan natin yan sa episode na ito, hatid pa rin ng Gcash. Alamin kung paano ang pag-iingat sa ating pera online. Kaya manood, makinig, sumagot ng tanong at magkaroon kayo ng chance na manalo ng libreng Gcash load. Dahil lahat ang pangangailangan natin para mas umigi ang buhay, G pa rin. Singbilis ng takbo ng modernong buhay ang pagdagsari ng mga mapagsamantala at manggagancho. Kaya ang babala sa atin, maging maingat at huwag magpapaloko sa scammer. Pero bakit kahit anong iwas, marami pa rin ang nanlalamang at nananamantala ng kapwa? Tinanong natin ang madlang people, paano nga ba tayo magiging ligtas laban sa mga online scammer? Huwag tayong maniniwala sa mga text na nare-receive natin na tayo'y nanalo. Anong hiningin nila? Huwag natin ibigay basta-basta. Dapat deliver mo na bago bayad. Yung mga website na mga ano, natatag sa'yo, iwasan na lang na i-click or buksan. Kailangan maging wise ka, mag-search ka muna. It's better i-verify muna. Huwag basta-basta maniniwala agad. Aware naman daw ang mga Pinoy na kabi-kabila at naglipa na ang mga scammers ngayon. Kaya dapat doble o higit pa ang pag-iingat. Napakasaklap nga naman na ang perang pinaghihirapan ay maglalaho na lang na parang bula. Tulad na lang ng nangyari sa negosyanteng si Arlene Francisco. Kampante siya at ang kanyang pamilya sa mga transaksyon online. Labas-pasok ang pera ni Arlene sa pagninegosyo ng damit. May 10 na siyang branch sa buong bansa. Right now, we have clothing line. We sell different apparels, ganyan, for men and women, and shoes, and then accessories, items, bags, etc. Bagamat may tiwala si Arlene sa kanyang mga supplier, hindi naman niya inaasahang mabibiktima sila ng scammer. Sanay naman kami talaga that we do online transactions, not only with our customers, but also with our suppliers. So, they simply provide us with their Gcash number because we have to pay first before they deliver the items to us. Peak season that time, so itong anak ko, she provided the payment dito sa isang Gcash account, which is different doon sa account ng supplier. Nag-chat sila, so all along ang akala ng anak ko is si supplier to, si hacker na pala itong nanghihingi ng payment. So since kailangan na rin namin yung item, right away, nagbayad ng 34,000 without confirming, without verifying or thinking or mapag-isipan muna bakit na iba yung pangalan ng bagong Gcash. Nagpanggap na supplier ang scammer na kachat ng kanyang anak. Kaya sa kasamaang palad, naglaho ang 34,000 pesos nilang pera. Nakausap nila ang mismong supplier pero, sad to say, na-hack pala ang Facebook account nito. Nakausap ko pa rin naman yung scammer or yung hacker. And nag-request ako sa kanya na kung pwede, ibalik niya yung pera sa amin. Dahil ipinapaikot lang namin to sa business, syempre hindi naman siya maliit na halaga. Pero ang dami niyang ginawang dahilan, ang dami niyang ni-reason out. And then, hindi na rin naman niya binigay. Tapos eventually, binlock na rin niya ako. Hindi ko na rin ma-access yung account niya at hindi ko na rin matawagan yung Gcash number na binigay niya sa akin. Na 1-2-3 ang puhunan ni Arlene. Hanggang ngayon, marami ang mga manloloko online. Kaya paulit-ulit ang abiso na kailangan ng pag-iingat. Katuwang naman ng mga Pilipino ang Gcash sa pagpapaigting ng impormasyon para ligtas ang lahat ng Gcash users sa mga manloloko. Gusto nilang kunin ang mga security credentials ng Gcash account mo or ng account mo. Yun ang MPIN or ang tawag natin doon, mobile PIN at OTP o one-time password. Paano nila kukunin yun sa'yo? So, yung mga sikat na ginagawa ngayon, magpapadala sila ng text,
email, message, na may link. Tapos, kapag naklik mo yon, doon ka na nilalilin lang yun na ipasok yung MPIN saka yung matatanggap ng OTP. Minsan, gagawin pa nilang kamukhang-kamukha ng Gcash, yung itsura ng kinlik mong link para talagang makumbinsi ka o maloko ka na i-click yung link na yon. Isipin mo siya na ang MPIN at OTP mo, parang susi mo lang sa bahay, hindi mo basta-basta ibibigay sa kahit kanino. Kailangan din natin mag-ingat yung mga na-hack ng mga social media accounts, Facebook, Messenger. Pag may nag-message sa'yo na kaibigan mo, kakilala mo, tapos nanghihingi ng pera or naghihiram ng pera, doble ingat, huwag agad magpadala ng pera, lalo na kung ipapadalahan niya bagong number niya. Ang pinakamagandang gawin natin doon, tawagan natin yung kaibigan natin. Tingnan natin, siya ba talaga? Kasi, pag nangihingi na ng pera, kailangan magdoble sigurado. Maging aware sa mga swindler o manggagancho, mga ngako ng serbisyo, produkto o kaya naman, kapag na-hack na Gcash account, manghihingi ng pera sa mga kakilala at kaibigan ng taong na-hack at mga pekeng paghingi ng donasyon. Maging maingat din sa account takeover dahil sa tinatawag na phishing scam. Pero ano ba ang phishing? Ito ay ang pandarayang ginagamit ng mga online criminals para nakawin ang ating email o password. Kabilang sa pag-atake ng phishing ay peking email at landing page, mga text messages na kahinahinalang landing page at fake social media page. Sa G-Check campaign, tinuturuan namin sila ng 4 steps na para pwede nang protektahan yung kanilang Gcash account. So number 1 is never share your MPIN and OTP or one-time PIN. Ang iyong MPIN ay dapat ikaw lang ang nakakaalam. Dahil pwede itong gamitin ng mga online scammers para mapasok yung account mo. Number 2, always do actions only inside the app. Mag-ingat sa mga sinasagutan ninyong mga links or mga sinasalihan ng mga promos na nasa labas ng app. Dahil ito ay mga madalas ginagamit ng mga hackers na paraan para maloko yung mga customers. Number 3, mag-ingat kung sino yung mga katransact natin, lalo na ngayon na ang mga transactions ay nangyayari online. Always do your research, do a background check, tumingin ng mga reviews bago kayo mag-transact sa mga online sellers. And lastly, for any concerns, go to the Gcash official channels only para nakakasiguro kayong Gcash ang kausap niyo. Prioridad ng Gcash na bigyan ng sapat na impormasyon at gabay o guide ang Gcash users laban sa mga online scammers. At tulad ng ating personal na buhay, napakahalaga rin ng ating digital privacy, lalo na sa usaping pera. At dahil sa safety infrastructure ng Gcash, sigurado na secure ang pera na ilalagay natin dito. Simple at madali lang naman ang gagawin ng mga Gcash users para sa safety at security ng kanilang account. Bukod sa PIN, MPIN o one-time PIN, meron na ring biometrics at face ID ang Gcash. Meron din tayong tinatawag na one-time PIN na ibibigay ng Gcash bilang isa pang layer of security. Ito ay pinapadala ng Gcash tuwing may bagong attempt na mag-login gamit ang ibang device para naman siguraduhin na ikaw nga ang may-ari ng account na nagre-request ng login or ng transaction. Kung sakali naman na makalimutan ng customers yung MPIN nila para makapasok sa Gcash, meron ding security questions na pwedeng i-set up sa settings para sa inyong account recovery. Patuloy pa rin ang pag-develop namin ng iba-iba pang security features na gumagamit ng bagong technology para mapagtibay itong commitment nga namin sa Gcash sa seguridad ng account ng aming mga users. Dahil sa mga hakbang na ito, sinisigurado ng Gcash ang kalalagyan ng mga scammers sakaling sila ay mahuli at mapatunayan na nanloko.
makakasiguro po sila, no, na ang Gcash talagang ginagawa namin yung best namin para mapanatiling safe yung Gcash app. Definitely, kailangan din po namin yung cooperation ng aming consumers or ng Gcash users to ensure na hindi sila magpapaloko sa mga online moduses. Nagre-release kami ng almost daily na nga in a reminder to our users on how they can safeguard their account para hindi nila i-share yung MPIN, yung OTP, or other personal information nila sa kahit sino. We always remind them na ang Gcash, pag tumawag ka sa official channels namin, never po namin kukunin ang MPIN at OTP nila. Together with this, nakikiisa po kami sa mga otoridad tulad ng NBI, PNP, para po talagang mahuli and maimbestigahan itong mga online scams na nangyayari currently. Lumolobo ang bilang ng online scammers sa Pilipinas. Sa huling tala noong 2019, umabot sa 2.6 milyon na biktima ang na-file, kabilang ang online fraud, hacking, cyber attack, at phishing. Yung mga offenders na to, parang wala naman silang pinipili. So the more na mas madali ka nilang mascam, regardless of whether naghihirap ko or na they really don't care, ang ano nila is to be able to, yun nga, yung makapanloko or to gain. Bukod sa pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon, magbabayad din ang mapapatunayang online scammer ng mula sa 200,000 pesos hanggang 1 milyong piso o higit pa. Yung 6 na buwan siguro or less or more, yun sa maliliit. Pero let's say pag ang pinasok na natin is large scale is lapa, in which case parang naglalaro sa hundreds, 100,000 na yung ng scam niyang pera, then syempre magiging dependent siya. So kung ang ipapasok natin is syndicated, which means na biktima mo 4 or 5 more persons na marami kayong nabiktima. So yun, ang syndicated estafa kasi is no bail. So definitely, mas mataas ang ano yan, ang magiging penalty imposed. Malaking aral kay Arlene ang nangyari. Hindi man niya nabawi ang 34,000 pesos sa scammer, ay natuto na siya at ang kanyang pamilya ngayon. Sa pagpapatakbo ng negosyo, bagamat halos lahat ay online transactions na, huwag raw maging kampante at siguraduhin 100% hindi na maloloko. Safety and security, yan ang dapat at laging priority. Mas mainam at mabuti na ligtas at nasa tamang ating perang pinaghihirapan. Kaya no to scam at online budol. At gaya ng sinabi ko kanina, mamimigay ng Gcash ng 500 pesos sa 6 na followers ko. You have to be my follower and subscriber. 3 followers from YouTube at 3 ulit mula naman sa aking Facebook page. You have to be a follower of all my social media accounts at sagutin ang 3 tanong na ito. Again, kung ano man ang iyong pangangailangan para mas umigi ang buhay, G pa rin!